Samantala, 6 na buwang suspensyon ng truck ban ang gusto ng mga truckers sa Maynila. Yan ay para raw mailabas at maideliver na ang libo-libong container na nakatambak sa Port of Manila. My live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, tama ka dyan. At halos 3 buwan na nga ang nakakaraan simula nang maitupad itong daytime truck ban ng lungsod ng Maynila. Kaya naman umabot na raw sa mahigita 100,000 ang bilang ng mga container na nakatiwangwang lang dito sa port area sa Maynila. Narito ang ulat. Ipinaliwanag ng Philippine Ports Authority kahapon kung paano nagsisikip ang pier ng Maynila dahil sa naiipong mga container van. Ayon kay PPA General Manager Juan Santa Ana, 5,000 container van ang ibinabagsak ng mga barko sa pier kada araw. Pero mula ron ay patupad ang daytime truck ban ng lungsod ng Maynila, mula 5,000 ay 3,000 at 500 na lang ang mga nilalabas sa container van kada araw. Dahil dito, 1,500 container van ang natatambak kada araw. At sa loob ng 3 buwan pagpapatupad ng daytime truck ban, lumobo na ang mga nakatiwangwang na container van sa pier sa 135. Higit pa ito sa kapasidad ng pier na 80,000 container van lamang. Nanindigan naman si Manila Vice Mayor Isko Moreno na hindi pwedeng isisi sa truck ban ng Maynila ang pagkaipon ng mga container van. Bukod sa pwede silang bumiyahe mula alas 10 sa umaga hanggang alas 5 ng hapon, meron pang 24-hour express lane sa Rojas Boulevard. Pero sigaw ng mga grupo ng trucker, itigil ang truck ban ng 6 na buwan. Rhea, sa ngayon ay normal naman ang operasyon dito sa Manila Port. Dito ating singa natatayuan ano, at gaya nga ng nakita nyo, tuloy-tuloy yung kanilang operasyon. Di gaya nung nakaraang kilos protesta ng mga iba't ibang grupo ng mga truckers ay talagang nagkaroon ng truck holiday kung saan talaga napakabigat ng daloy ng trapiko dito. At yan muna pinaka-latest, balik si Rhea. Maraming salamat, Haji Rieta.